Nakaipon ng kulang sa 2 milyong piso sa 15 taong pagtatrabaho bilang domestic helper sa Israel ang 50 anyos na si Leonie. Nang magretiro at bumalik sa Pilipinas nitong nakarang Disyembre, naengganyo si Leonie na mag-invest sa Wahana Credit and Loan Corporation. Matukso kayong mag-invest kasi ang laki ng kikitain mo. Sabi raw ng Wahana, ang 1.7 million pesos na investment niya tutubo ng halos kalahating milyon sa loob ng isang buwan. Pero nitong Disyembre, bigla raw nagsara ang opisina ng Wahana at hindi na niya malaman kung saan niya kukunin ang kanyang pera. Yung perang iyon na lang yung sanang paiikuti ko. Tapos ngayon, wala na. Wala na bukod ano. Walang natira. 2 milyong piso naman ang inahabol na mabalik ng government employee na si Mila mula sa Wahana. Laging sinasabi, sila ay may SEC, naka-registered sa SEC. Sila ay matagal na, 2 taon na, nagpapautang sa kasino. At sinasabi nila, 16 na kasino ang hawak nila. Ganito nga ang binida ng recruiter ng Wahana sa recruitment video na ito. And we're glad to inform po na ngayon January na po namin o this month na po namin makukuha yung interest po mula sa 1 billion po na aming pong inilibit na paunang pondo. Biktima rin ng umunoy investment scam na ito ang mga negosyanteng sina Jeff at Bob. Duda na raw si Jeff nang mabasa niya ang laman ng pinirmahan niyang kontrata kaya't binawi niya agad ang kanyang pera. Pero pinigilan daw siya ng mga taga-Wahana. Simula ngayon nag-invest ka, 4 weeks balik ka, makukuha mo yung 27% mo. Okay. So, nag-invest ako ng November, so December bumalik ako sa kanila. Okay. Walang binigay sila. Ang asawa ni Bob, nakunan dahil daw sa stress sa Wahana. 1 million pesos ang kanyang investment at noong kukunin na raw niya ang inilagak niyang pera para sa pagpapa-ospital ng asawa. Wala pa rin silang binigay eh. Pinabalik pa rin nila ako. Itinalaga na ng NBI ang kanilang Special Action Unit para imbestigahan ang mga reklamo laban sa Wahana. Una nang kinasuhan ng syndicated estafa ang mga ulo ng kumpanyang sina Alaysa Soler, Salve Anahaw at Marina Pelagio. Nagsabi na ang kampo ni Soler sa pamamagitan ng abogado nilang si Attorney Raymond Fortune na haharapin nila ang reklamo. Sana din po sa presidente natin. Pakinggan naman nila kami. Hindi man mabalik pera namin kahit mag-ano yung mga namamahala ng investment scam na yan. Emil Sumangil, GMA News.